Ang dami ngayon pinag-uusapan sa iba't ibang social media platform, even sa malalaking istasyon ng television like GMA7, ABS-CBN, TV5, SMNI, at saka CNN. Ay, sorry, wala na pala ni CNN. Oh, that's already temporary suspension, I guess. But become soon ay terminated na ang kanilang franchise ng TV station na SMNI. Isa sa mga topic natin yan ngayon. Mga kapak, hindi lang yan, mga kapak, ha? Talagang mainit na mainit kahit na malayo pa ang eleksyon. Alam niyo, mga kapak, sa mga ordinaryong tao, actually malayo pa talaga kasi next year pa. Pero kapag ikaw ay politician, naku, mga kapak, ito na yung time, ito na yung oras, napapalapit na kung saan ka ba lalaynap. Sa makadidiis, mga kaupak, nahihirapan ang karamihan sa mga politiko natin ngayon kung saan ba sila lalign up sa paparating na eleksyon. Kasi mga kaupak, tuluyan na naghiwalay ang mga BBM at saka mga DDS. Alam naman natin yan, no? Yan ay tinatawag nila Uniteam, na kung saan nagpanalo sa kandidato bilang presidente at vice president na si Sara Duterte at Bongbong Marcos ngayon. Pero mga kaupak, sad to say, dahil wala na sila. Hindi na sila, alam mo, ang hirap sabihin na wala na sila. Kasi wala naman sila inilalabas na officially na naghiwalay na ang Uniteam. Pero sa galaw niyang magkabi-kabilang panig, mga kaupak, hindi na ang oposisyon na ang maka-DDS ngayon. Alam niyo, mga kaupak, ngayon, mga kaupak, naninimbang ang mga prominenteng politiko kung saan sila lilinya. Kasi mga kaupak, ang oposisyon, alam naman natin yan, yung oposisyon talaga, yung mga maka, sabi nga nila, maka-Dilawan, maka-Lenny Robredo, maka-Aquino, yun ay talagang meron na sila kumpleto, na talaga ngayon, kinukumpas na o binubuo na ang 12 senatorial slate ng oposisyon talaga sila, no? Pero ngayon, mga kaupak, ang magkabilang panig na ito ay dating Uniteam, hindi sila makabuo. Kasi ang mga politiko naninimbang, doon ba sila sa mga Duterte o mga BBM? Ang mga Duterte, mga kaupak, nako, meron pa rin sila karisma. Pero hindi papayag ang mga BBM na wala rin sila karisma. Kasi sila ang malaking makinarya dahil sila ang nakaupo sa posisyon. So ngayon, mga kaupak, wala talaga silang official declare o official na paliwanag na talagang naghiwalay na ang Uniteam. Pero sa mga galaw nila, mga kaupak, sa totoo lang, di ba, ako talaga, hindi ko talaga ito ini-speak, ano, na ang magkakalaban pala, wala pa, halos wala pa sa kalahating term, kasi mag-election pa lang, midterm is 3 years. So 2 years pa lang nagkaroon na ng debate ang dalawang dating magkakampi sa kanilang, ito yung nag-umpisa, mga kapag, ito is not a secret, ano, nag-umpisa ito dyan sa confidential pan. Kung kaya naghiwalay o hindi naman naghiwalay, kumbaga yun yung nagkaroon ng lamat ang kanilang ano, kasi hindi nila sinasabi na wala na yung Uniteam. Pero sa mga galaw nila, di ba, nakikita naman siguro ninyo sa mga social media o sa mga balita, kahit sa radyo, sa television, sa Facebook, sa YouTube, nakikita nyo na talagang nagbabanggaan ang dating magkakampi. Katulad ng pagdalaw, ang pinakalitis, mga kaupak, itong dumalaw sa ibang bansa, sa Europe, si Pangulong Marcos, na kung saan umatin sa rally si PRRD. Rally ito na inorganize ng maka Pastor Kibuloy. Dahil alam niyo naman, si Pastor Kibuloy ngayon
ay hinahanap na dahil kailangan umatin niya sa mga hearing na pinapatawag sa kanya ng mga mambabatas. So ngayon, dalawa ang nagpapatawag, ang Kongreso at ang Senado. So ngayon mga kapak, dahil si Pastor Kibuloy at saka si Pangulong Duterte, yan ay magka-close. So hindi ko na siguro ipaliwanag ano kung gaano sila ka-close, pero mga kapak, pumunta si Vice President Sara Duterte at iba pang mga personality katulad nila Bato, Robin Padilla at Pangulong Duterte na nanawagan ng suporta kay Pastor Kibuloy. Alam mga kapak, naguguluhan ako kasi yung mga politiko na yan, hinalal yan ng bayan para maglingkod sa taong bayan o sa mamamayan o kapakanan ng interes ng mas nakakarami. Pero ang nangyayari ngayon mga kapak, mas pinoproteksyonan pa nila ang maimpluwensya at mayamang tao sa lipunan na si Pastor Kibuloy. Kaya nga mga kapak, di ba yung kaso niya dyan sa US, pinapres ang mga property ni Pastor Kibuloy. So ngayon mga kapak, meron ngayon bagong development dahil si Pangulong Duterte ang ginawa nilang property administrator. O, di ba? Close talaga sila. Akalain mo si Pangulong Duterte ang property administrator ni Kibuloy. Ibig sabihin mga kapak, yung mga ari-arian na nagpayaman kay Pastor Kibuloy dahil sa kanyang pagtatayo ng sarili niyang religion at yung pira na yan ay nagpayaman ang kanyang mga miyembro, iyan ay napunta kay Pastor Kibuloy at na-invest. Kaya siguro marami silang property. Diba? So ngayon mga kapak, ito ay ang pagdalaw mga kapak ni Pangulong Marcos sa isang bansa. I guess, kung saan nag-comment dito sa Europe, ano? Nag-comment si Pangulong Duterte doon sa harapan na nagrarally dyan sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Nagsabi si Pangulong Duterte na wala daw ginagawa si Bongbong Marcos kundi mamasyal. Alam niyo mga kapak, hindi mapigilan ni Marcos. Alam mo mga kapak, sa ibang mga presidente, hindi nila kaagad malalaman yan. Maliban na lang, kung minumonitor mo talaga ang galaw ng mga Duterte, instantly mga kaupak, nalaman ni Pangulong Marcos ang reaksyon ni Pangulong Duterte nga wala daw ginagawa si Pangulong Marcos kundi mamasyal lang. Kaya ang ipinakita ni Pangulong Marcos ang kanyang schedule, di ba? Na ito, hindi siya namamasyal. Itong ginagawa ko para din ito sa ating bansa. Oh, di ba? Ganun kainip ngayon ang politika. Hindi man nila aminin na kumakaupak. Talaga naman. Ito pang nag-comment din. Ito yung mga pinag-uusapan mga kapak. Si dating Vice President Sara Duterte, sabi ni Sara Duterte, nagpunta ako, nandito ako para makiisa sa laban at pandaranas na pag-aapi ng SMNI at saka clearly it's a violation of the freedom of media. Naku, yun ang paliwanag ni Sara Duterte doon sa pinuntahan niyang rally ni inorganisa ng mga supporters ni Kibuloy. So ngayon mga kapak, ganyan pala ang sinasabi ni Sara Duterte. Bakit nung panahon ng ABS-CBN, hindi ba ang mga kumontra sa kanyang ama kinasuhan tulad lang ni Laila de Lima? Nag-imbento na kung ano-anong mga kaso sa mga oposisyon. Bago mag-midterm election nun, mga kapak, naalala ko ang mga oposisyon, yung mga kandidato senador, pati ang Vice President na si Lenny Robredo, pinasampahan niya ng kaso. Di ba? Ano ang ginawa ng kanyang ama sa ABS-CBN? Hindi ba pinalabas nila na may utang sa BIR? Kahit mismo ang BIR ang nagsabi na walang utang ang ABS. Pero hindi naniwala si Pangulong Duterte kasi binigyan lang niya ng katuwiran para pinersonal niya ang atake niya sa ABS-CBN na kung saan sinasabi niya sa maraming video clip o interview na kapag na-expire ang franchise ng ABS-CBN, huwag kayo umasa na maririn niyo ito. Ganon mga kaupak. So ngayon mga kaupak, ngayon hindi deserve ng SMNI at ng si Sara Duterte na magsalita ng ganyan. Kasi itong SMNI, ito yung nagbabalita o tumutulong nung panahon na bumabagsak or hindi na bumagsak na hindi nabigyan ng franchise ang ABS-CBN.
Kaya deserve ninyo yan. Ang karma talaga ang bilis. So, ngayon mga kapa, ito pa, itong comment ni Senator Subiri o Senate President na kailangan daw muna bigyan ng syuko sa ordin o pagpaliwanagin si Pangulong, ay si Pastor Kibuloy bago isyuhan ng warrant of arrest. Naku naman, Mr. Senate President, ang tagal na niya pinapatawag. Hanggang ngayon, hindi pa makapagpaliwanag. Mabuti pa, mga kaupak, ang inilabas. Kasi sa Kongreso, mga kaupak, ang inilabas, warrant of arrest na. Kumbaga, pinapa-aresto na si Kibuloy. So ngayon, in fact, nagkaroon na ng ano, yung kulungan, ihahanda na yung pagpipita ni Pastor Kibuloy. Pero sa Senado, ang bagal ni Subiri na umaksyon. Ang ginawa pa lang niya, syukos pa lang. Kumbaga mga kaupak, alam nyo, naninimbang din sa Subiri kung saan siya papanig. Kasi syempre, may ambisyon din ang mga yan. Pero kung ikaw ay mahusay na politiko, pumanig ka sa kapakanan ng taong bayan. Isa pa mga kaupak, ang comment ni Ruben Padilla. Sabi niya, alam niyo po, itong sama namin ni Pastor ay walang iwanan. Ano yung mga Ruben Padilla? Tama yan. Walang iwanan kasi kaibigan mo siya. Pero, isa kang opisyal ng government. Dapat, mas pinapaboran mo ang kapakanan ng iyong kababayan o ang kapakanan o interes ng taong bayan. So mga kapak, naiintindihan ko naman si Ruben Padilla, kaibigan niya si Pastor Kibuloy. Okay, walang problema doon. Sabi nga niya, di ba, walang iwanan. Naiintindihan natin yun. Pero mga kapak, kapag ikaw ay opisyal ng gobyerno, hindi pwede na tinitingnan mo dahil kaibigan mo siya. Dapat tumitingin ka kung ano ang nasa batas. At pumapanig ka sa interes ng mga mas nakararaming tao or interest, lalong-lalo na sa maliliit na tao or kapakanan ng taong bayan. Hindi interest ng iisang tao na mayaman na maimpirinsya na. Okay! Mga kaupak, okay, fine. Kung gusto ni Mr. Padilla na ganun ang tingin niya, okay yun kasi personal niya. Pero mga kaupak, kahit kaibigan mo siya, kung mayroon siyang nilabag sa batas, hindi yun dahilan para hindi siya